Hello guys, I'm back. It's Merienda time. Today, nagawa tayo ng croque monsieur. Tatlo ang gagawin ko. Croque monsieur, toasties, at saka cheese rolls. Sarit lang yan. Nagawin natin, okay? Ang ating ingredients ng croque monsieur. So yan, 80 grams of butter. Wala tayo ng bechamel. Yan ang pang kagyan din sa ilalim, sa fillings, at sa ibabaw. Yan. Lawin mo na yan. Gagawa tayo ng roux. Okay? Gagawa tayo ng roux. Saka, 3 tablespoon of flour. Yan. Gagawa tayo ng roux. Yan. Ayos na. Yan na. Runa. Tapos yan, lagyan nyo ng kalahating cups ng milk. Depende sa inyong sa gusto nyo lapot, haluin ang hinahaluin. Sa konting pepper at 2 pinch ng salt. Yan. Pag medyo lapot-lapot pa, tagdagan nyo lang. Sa inyo yan kung gusto nyo sobrang lapot. Yan. Ayan na siya. Uy. Ganda na, diba? Oh. Napakaganda. Ayos na. Ito na guys. Pahira nyo ng bechamel. Bechamel sauce. Ang tinapay. Pahira nyo. Pinahantay. Madali lang to. Napakadali. Medyo saucy pa ang tunog. Tapos, ilagay nyo na ang ham. Pag wala kayong hen, pwede rin ang spam o salami o sausage at ang ating cheese at takpan. Lagyan ulit sa ibabaw ng bechamel. Bechamel. Bechamel mucho. Tunog kasi. Besap eh. Yan. Kasi merienda time ngayon eh. Pwede rin itong hapunan. Samahan nyo ng coke. Oh, sarap. Katapos yan, lagyan natin ng grated cheese. Pwede rin kadgarin yung cheese na cheddar. Pwede rin yun. Yung wala kayong mga grated cheese na bibili, kadgarin nyo lang yung ano, cheese. Iyan, iyan, iyan. Isasalang natin sa 200 Celsius na init sa ating oven. Mga 10 minutes. Isasalang ko na. At susunod natin dito, pagkatapos pagkaluto nito, yung toasties. At saka cheese rolls. Yung toasties, saka ito pareho lang din. Isasalang ko na ha. Okay. Ito na guys. Kunin natin. Oh, awesome. Tignan nyo naman, oh. Ayan. Ayan, ayan. Napakaganda. Di ba? Sakto yung kulay. Golden brown. Katakam-takam. Kunin natin. Wow. Napakaganda. Napakaganda. Master natin dito. Ating ihiwain. Dikit-dikit siya. Pero okay lang yan. Yun. Ihiwain. What's up to? Merienda. Yun. Wow.
yung kinalabasan. Ang ganda. Napakaganda. Yan guys. Diba? Napakaganda. Pwedeng pang tinda. Diba? Ang ganda. Ayan. Croque Monsieur. Pag nilagyan nyo kung sa babaw ng ano, ng fried egg, Croque Madame. Yun naman yun. From France. Okay. Susunod natin toasties sa cheese rolls. Papakita ko sa inyo. Yun. Sobrang dali nun. Okay? Ito naman guys, ang ating toasties. Butter lang to. Halos pareho lang din sila. May bechamel lang yung isa. Ito naman, butter lang ang katapat niyan. So, simple lang to. Pero, maraming hindi rin nakakaalam yan. Para maiba naman, hindi yung puro sandwich. O kaya merienda, sandwich. O kaya may bisita, sandwich, sandwich na naman. Siyempre, para maiba naman. Makita na, uy, iba yan ah. Eto. Ang kaibahan yan, hindi ito ang ilalim. Nasa labas siya. Tapos, meron siyang cheese. And then, lagay nyo ng pineapple. Para Hawaiian ang dating. Hawaiian ang dating. At saka, kamatis. Kamatisi. Yan. Diba? Ang ganda. At lagay nyo na uli ng ham. Sabi ko nga, kung wala kayong ham, pwedeng luncheon meat. Iya. Ulala. Ang ganda niya. At sumunod, cheese ulit. Okay? At ito ulit. Basta nasa ilabas lahat lagi yung ano ha? Yung butter. At isasala natin. Pwede ito sa kahit kawali. Huwag lang malakas ang apoy. Kahit sa kawali na medyo makapal. Kung wala kayong griller, kawali. Ihawin nyo doon. Tapos, lagyan nyo ng foil, takpan nyo ng pampabigat. Tapos, so, pag mga minakita nyo siya, gitna na medyo na may melt yung cheese, baliktarin nyo ulit. Ganun ulit. Pero may griller ulit ito ng maliit, yung lutoan ng panini. Doon ko ilalagay. Kung ipapakita ko sa inyo, okay? Ito na guys. Ito na ang aking lutuan ng panini. Salang natin siya dyan. Yan, mait na siya. Yan, tapos takpan natin. Kung wala kayong griller na gato, pwede ang sabi ko nga, kawali. Tapos sa inyo ha, hindi naman siya mait, gano'ng mait. Para makita nyo. Yan. Saglit lang yan. Hintayin natin. Medyo bigatan nyo ng konti. Kung kawali nyo, kailangan medyo makapal ng konti. Para hindi ganun masunog. Kasi pag manipis, madaling masunog. Luto yung ilalim, hindi pa naman melt yung ano, hindi pa na-melt yung cheese niya. Tapos baliktad. Lagyan nyo ng pabigat. Kasi pag may pabigat, mas maganda. Maluluto yung ilalim. Tingnan niyan, oh, ganyan. Makakalabasan niyan mamaya. Napakabilis lang. Eto na guys. Eto na. Wow. Perfect. Kita niyo naman ha. Kunin ko na. Lagay natin dito. Oh, ulala. Ulala. Ayan. Ayan. Ito ang ating toasties. Hiwain ko siya ha. Papakita ko ang laman. Ganda ang tingnan yan eh. Hello? Hiwa ko na siya. Ayan. You know, no? May pineapple. May cheese. Ayan. Napakasarap na merienda. Parang kayong kumain ng ano yan. Hawaiian pizza. Kasi may ano eh. Pineapple. Merong kamatis, cheese,
napakasimple, napakadali. Yan na. Yan ang ptosis natin. Yung isa pa, halos magkapareho lang sila, pero ito, inihaw ko to. Yung isa naman, oven, tsaka may bechamel. Okay? Susunod, cheese. Ito naman guys, ang cheese rolls. Grated cheese, kahit kalahating cup. Magagawa niyan siguro mga tatlo o apat na rolls. Pwede rin ang cheddar. Sabi ko naman, pwede yan. Tapos lagyan nyo ng cream cheese. Yan. Cream cheese. Philadelphia. Pero kung wala kang cream cheese, pwede rin. Pero ding wala. Kahit ano, pwede lang sa akin. Pwede wala. Tapos malin nyo lang konting kumukulong tubig. Para malusaw ang cheese. Tubig natin, kumukulo. Yan. Para lang malusaw yung cheese natin. Yan siya. Pag nalusaw na, ilagay nyo na yung 2 tablespoon o 1 tablespoon na minced onion. Sarap yan. Diba? Ito na, ang gagawin natin. Kuha tayo ng tinapay. Medyo patay nyo lang konti para kung matigas yung crust sa gilid, pisil-pisil nyo lang. Tapos ilagay nyo na yung peelings nyo. What a peeling! Yan. Ano ba kay ikanta-kantang halo habang may ginagawa eh. Para hindi nakaka-board. Tapos, i-roll nyo na. Yan. Yan. I-roll nyo na. Kaya kahit medyo umangat-angat. Isa pa. Kung malapad-labad ang tinapay, mas maganda. Hindi may hirapang mag-roll. Yan. Tingnan pa natin konti. Tapos isa lang. Napakabilis. Para din lang siyang toast, yung toasties. Napakabilis lang maluto niya. Ayan. Okay. I-ready ko na yung ating griller. Pwede rin ito sa kawali. Pareho lang sila. Nung toasties. Pwede rin sa kawali. Basta lagyan nyo lang pabigat. Kunin ko na yung griller. I-set up ko na. Okay. Na guys. Lagyan natin siya. Pasok mo sa loob. Pasok na kayo sa loob. Okay, takpan natin. Mga 2 minutes lang yan. Depende sa lakas nung ano. Wala kasing adjustment eh. Mabilis lang yan. Makikita nyo. Napakasimple. Eto na guys, ang ating cheese rolls. Tanggayin natin sa ating flat griller. Wahahahaw! Tingnan nyo. Tingnan nyo ang bango. Yung amoy ng cheese at saka amoy ng onion. Ang bango. Yan. Yan na yun guys. Atin nyo sa gitna. Pag kinagat nyo yan, tumutuloy-tuloy yung cheese. Napakasarap. Amoy pizza. The best. Happy ko nga. Napakabilis to. Kung may dumating kayong bisita, habang nagkukwentuhan, mag-roll nyo lang kayo ng tinapay. Mag-roll nyo. Yun na. Magtataka sila. Na, iba pa. Okay? At ito na guys, ang ating tatlong easy at napakadaling gawing snack. Quick and easy. Kahit bata, turuan nyo. Madaling gawin. Bisita, bilisan. Isang ganyan lang. Kahit ito nga lang, dalawa. Kung wala kayong oven. Kung may oven nyo, pwede rin itong crock na show. Napakabilis, ang sarap. Na iba. Medyo saucy pa dating. Gawin sa bahay nyo. Mga hindi pa na kapag-subscribe, subscribe na kayo. Please. Yung mga bago lang sa channel ko, subscribe na. Marami akong gagawin. Marami. Marami akong maishare. Basta lagi kayo mag-iingat. Stay safe. And God bless. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Para kandidato ah. Bye-bye. Maraming salamat.